Minsan tuloy iniisip ko. Mali ba na nag-witness ako laban kay Jian? Ipit ako, Mae. Naipit ako sa dalawa kong pamilya. Kay Mamita at sa kapatid ko. Anak, you did the right thing. Huwag kang magigilty. Nagpapadala ka na naman sa Audrey na yan eh. Alam mo, ibang klase talaga yung Audrey na yan. Kung gawa-gawa lang yung mga kwento, imagine mo, sinasangkalan niya ang sarili niyang ama para lang sa JR na yon. Dakilang-dakilang pagmamahal. Hindi niyo ba pinagdududahan si Tito Stanley? May mga duda ako, pero ang pakiramdam ko, pinagugulo lang ng Audrey na yan eh. Sa totoo lang, mas gugustuhin ko pa na si JR ang nagbabayad sa mga nangyari. Ano? Ma, anong ibig niyong sabihin? Kasi habang nakukulong si JR, hindi lang si Mommy ang nabibigyan hustisya. Parang naipaghihiganti na rin kita sa lahat ng sama ng loob na binigay ni Audrey nang dahil sa JR niya. Hindi ko kinasuhan si Stanley. Hayaan na natin si JR sa loob ng bilangguan. Alis na kami. Saan mo dadala ang kapatid mo, ha? Iuuwi ko siya. Hindi siya dapat maiwan dito kasama ang mga taong katulad ninyo. Itawag mo na ako na kriminal. Itawag mo na na ako magnanakaw ng pera. Itawag mo ako estafador. Pero hindi mo pwede kunin si Stan. Sasabihin ko sa iyo diretso ngayon. Sa buong buhay ko, dalawang tao lang minahal ko. Ang mama mo at si Stan, kaya hindi mo siya kukunin dito siya sa bahay ko. At saan mo siya pagtatayuan ng altar? Sa bilangguan? Papa, hindi pa tapos to. Oras na lumabas ang ebidensya. Kayo ang magbabayad sa kasalanan ginawa ninyo. Tara na kita. O ano yung Ingrid na yan? Ginugula na naman tayo uli. Eh bakit hindi niya kasuhan to Stanley? Eh wala nga ebidensya laban sa kanila eh. Wala ring witness kasi wala na nga si Stan. Oh, paano yung mga statement ni Audrey? Binasura na lamang nila. Eh parang mahina rin yung statement eh bilang dating ang magkarelasyon si Audrey at saka si JR. Kaya yun, walang ebidensya. Walang laban. Ewan ko ba, ano kaya po pwedeng gawin natin ngayon? Alam nga naman si JR eh, mabubulok na lamang sa loob. Hindi uubra yun, ano? Ay kaya nga. Ang gulo-gulo na, Stan. Marami nang nasasaktan at nadadamay. Pero alam mo kung anong pinaka nagpalungkot sa akin? Ay yung namatay ka sa ganitong paraan nang walang kalaban-laban. Patawarin mo ako, Stan, dahil hindi kita natulungan. Sa ngayon, dasal lang may papangako ko sa'yo na magkaroon ka ng katahimikan ng loob kung nasaan ka man ngayon.